Sigurado ka, Lena? Siya si Joaquin. Siya yung Joaquin na hinahanap natin. Oo naman. Siyempre, sigurado kung ito si Joaquin, ano? Pwede ba akong magkamali? Oo, ito si Joaquin. Ito talagang nanay ko, oh. Itago ba naman sa... kung saan-saan para lang makalimutan ko itong Joaquin ko? Kunin ba naman sa tukador ko? Ewan ko ba dun sa nanay? Kumuntik pa natin maibenta. Sa kaya nagkakilala? Nung huli kayo magkausap, ano sinabi niya sa'yo? Makikita mo ba siya? Napapanaginipan? Nakikita ba kayo? Nagpaparamdam ba siya sa'yo? Nagpaparamdam? Bakit, Ellie? Bakit biglang ang dami-dami mong tanong? Lena. Lena, huwag ka mamibigla. Bakit ba, Ellie? Kilala mo si Joaquin? Kilala ko siya. Kilala mo si Joaquin? Paano? Siya yung lalaki na papanaginipan ko. Hindi ko alam kung bakit nandun siya. O kung paano siya napasok sa isip ko. Hindi ko alam. Dahil ni minsan, sa buong buhay ko, hindi ko nakilala ng personal na lalaking yan. Pero Lena, Lena, sigurado ako. Yung lalaking hinahanap mo at lalaki sa panaginip ko, iisa. That's what I'm saying, Iha. Live life to the fullest. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Malayo pang mararating mo. That's my tita. I don't want to get involved in a committed relationship just yet. Mm-hmm. I just don't want anyone pinning me down right now. Unless, of course, if I find a man who can pin me down. Yes. Yes. I'm quite sure you will find the perfect candidate. A woman like you deserves nothing but the best. Oh, mukhang tahi-tahimik ninyong tatlo. Nakakahiya naman at mukhang kami lang ni Vanessa nag-e-enjoy sa dinner na to. Paano naman kami mag-e-enjoy? May kasama kaming bruha. Eske, pardon me. What are you saying? Hindi, sabi ko po si Miss Celine, masama na po pakiramdam niya. Di ba, Miss Celine, masama na po yung pakiramdam niyo. Kaya hindi po siya masyado makachika. At saka parang, masama kasi yung hangin ngayon, ano? Parang ang pangit. Masyado malakas, kaya natatanga yung hair ko. Pwes, kung ganun, pwede ka nang umuwi. Family dinner na kasi ito eh. And we are entertaining a guest. Last time I checked, yaya ka lang ni Celine. Honestly, I have no idea kung bakit pa kailangan sumabay sa pagkain ng mochacha ninyo. Sige. Alis na ako. Yes. Eh, ano hindi? Dito ka kakain. You are my guest. Tita, Onay isn't just a caregiver. She's also my friend. And that is why she will stay here and join us for dinner. Because she is my guest. Fine, then. If you insist that your yaya join us at this table, then teach her some manners. Maleducada. Ma, that's enough. What? Oh, yes, that's right. Bisita lang rin ako dito. Anyway, I don't have any right. I think I just lost my appetite. Actually, Tita, I think I'm finished eating. I should really get going. All right, then. I shall accompany you to your car. Thanks for dinner.
siya isang beses. Sa gitna ng isang masukal na gubat. Parang nakalubog yung katawan niya sa lupa. Humihingi ng tulong. Sinasabi niya sa akin na daling ko raw siya sa mahal niya. Hindi ko naman inaasahan na ikaw pala yun, Lena. Pero bakit sa'yo siya magpapakita, Ellie? Bakit hindi sa akin? Sa akin na walang tigil na nag-ahanap sa kanya. Lena, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun o kung meron man. Siyempre, anyway, ibig sabihin yun. Isang tao na hindi mo kilala mapapakita sa pananginip mo. Siyempre, anyway, ibig sabihin yun. Sa akin, patay na kaya si Joaquin? Lena. Hindi eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero bakit? Lena, wala pa tayong alam. Hindi tayo sigurado sa kahit na ano. Kaya nga, hahanapin natin siya. Kung papaano, hindi ko alam, pero hahanapin natin si Joaquin. At tutudukan natin ang lahat ng ito. Oh, nay, pasensya ka na. Ako, dahil sa pagtatanggol sa akin, napahamak ka tuloy kay Tito Corazon. Hindi. Okay lang mo yun, Miss Celine. Hindi na sobrahan nga yata ako eh. Hindi naman ho talaga dapat ako maarte na parang kapamilya ninyo eh. Mali naman po ako doon. Ba, okay lang po yun. Oh, nay. Huwag na huwag mong iisipin yun. Basta isipin mo na lang, hindi totoo lahat ng sinabi ni Tita Corazon. Huwag mong pansinin yung pagmamaldita niya. Huwag mong talagang pansinin yun. Ay, Celine. Pero, sige ho. Mauna na rin ho ako, Miss Celine. Gabi na rin naman ho eh. Sige, bukas na lang ho ah. Eh, text mo ako pagka uwi mo ah. Ay, syempre po. Maaga naman po ako lagi. Oh, nai, wait! Hello. Sir, bakit po? Love, ihatid na lang natin si Onay sa kanila. It might be too risky for her to travel alone at this time. Naku, hindi na ho. Okay lang ho yan, Miss Celine. Onay, naku, love, mabuti pa yun dahil sobrang nagka-stressful din ngayon si Onay. But you know what, I'll stay behind naman. Siyempre, naman natin isipin ni Tito Corazon, iniwan na naman natin siya. Hindi ho. Aabot naman ho ako sa last trip eh. Kaya lang ho to. Onay, huwag ka na makulit. Yes, I'm taking you home and that's that. Sige na. Sige na, love. Ikaw na okay, kayo. Sige po. Come on. Bye! Sige, Miss Celine, bukas na lang po. Tulog kayo maaga, ha? Mag-ingat kayo, ha? Sige po. Bye, love. Bye. Para sigurado ka, nandiyan na lahat ng kailangan namin, ha? Okay, bas muna, Cora. Huwag kami naiwan. Thank you. Baka may nakalimutan pa, ha? Saan kayo pupunta? Kung sabihin, mag-aal sa baluta na kayo, lilipat na kayo ng bahay. Malama kayo magpapasabi. No, Dad. Hindi pa kami aalis. Okay. Meron lang kasi kaming importanteng gagawin ni Ellie bukas. Kaya mag-out of town kami. Out of town? Bukas? Dad, kasi importante nga. On a work day? Gano'n ba ka-importante yan at kahit trabaho, eh, kain yung baliwalain. Dad, kailangan lang po namin samahan si Lena. Meron siyang kailangan. Meaning to say, hindi ka papasok sa opisina bukas. Ellie, nag-file ka ba ng leave? Kailangan mo ba talagang sumama? Ha, pwede natin pasamahan si Jackie, si Lena sa mga tauhan natin. What I mean to say is, maraming dapat asikasuhin sa opisina. Masyado kasing malayo yung biyahe. Hindi ko naman sila mahayaan na umalis ng sila lang dalawa. Saan ba talaga kayo pupunta? Naguguluhan na ako. Ang dami-dami kong tanong. Tatakot ako. Kinakabahan. Joaquin, parang awa mo na.
Dalhin mo na ako sa'yo. Dalhin mo kami nila Ellie sa'yo. Gusto ko na matapos ang lahat ng to. Problema si negosyo, yun. Matuloy lang, walang kakwenta-kwentang out-of-town trips nila. Tuloy ang lakad nila. I don't know. Napaka-irresponsable ni Eddie. Talaga. Ngunit, you know, I dread the day na kailangan ko na mag-retiro. Wala na akong maaasahan pang itaguyod ang kumpanya. That's scary. Really scary. Fidel, baka naman tama yung mag-asawa na ilabas si Lena. Kawawa naman yung bata. Iniwanan ni Veron na hindi man lang nagpaalam. Eh, iniisip niya naman siguro nilang kapakanan ni Lena. Kahit pa. Kahit pa, Monique. Bakit ka mamatay ba ni Lena? Kung ipagpaliban nila ang pamamasyal nila doon sa pesting kabundukan na yan? Hayaan mo na, Fidel. Tutal, unang beses pa lang naman ito nangyayari. Di bale, kakausapin ko na lang si Jackie ng... Huwag na. Huwag na. Hindi na importante yun. Sayang lang ang panahon. Malalim ang problema na ito. Hindi kayang solusyonan ng simpleng pakiusap lang. No. Hindi. Ang problema... Wala sa dugo ni Ellie ang kailangan para ipagpatuloy ang kumpanya. Alam mo ito, Monique. You know this. Dedication, responsibility ang importante sa isang negosyo. Fidel, wag naman padalos-dalos ang pananalita. Bakit? Hindi ba kapabayaan ang ginagawa niya? Ha, Monique? Wait. Alam mo, iniisip ko ngayon, ang mga magiging apo natin, ang pamilya ni Jackie. Ang iniisip ko ngayon, paano na sila kung wala ako? Anong munig natatakot ako? Lalo na ngayon at gustong ibukod ni Ellie ang pamilya niya sa atin. Huwag mo muna isipin ang mga yan. Ang halaga andito ka pa. At andito pa si na Jackie sa bahay. Alam kasi ni Ellie na sumusuporta ka sa kanila. Kaya ganun na lang ang pagkakampante ng bata. Alam mo, sobra-sobra ang hanga at pagtitiwala ni Ellie sa'yo. Kaya ang isipin mo na lang, mabuti nga't nagkakasundo na talaga ang mga anak mo, diba? Try to stay positive, hon. Hindi pa naman lahat ng mga nangyayari masama, diba? Ha? Okay? Oh, okay lang po. So, Onay. Huh? What time do you normally get up para makarating ka sa spa by 8 a.m.? 4 a.m. po. 4 a.m.? That's early. Okay lang naman kasi 4:30 naman po talaga ako maalis ng bahay. Mas masarap nga magbiyahe kapag madilim pa kasi malamig. Nakaka-guilty to know eh. Lagi kang late umuwi dahil sa akin. I'm sorry, ah. Hindi, okay lang po. Okay lang po. Thank you, Onay. Kasi kahit malayo, you still make it a point to get to Celine every day. I can't thank you enough for that. Eh, okay lang din ho yan, Sir JB. Masarap naman hong alagaan si Miss Celine. Kalumpi. Yeah, my Celine can get a little crazy sometimes. Pero alam mo, Onay, because I know you're looking after her, hindi na ako masyadong nag-worry. Ah! Whoa! 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 Ah! 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 Ah!
Don't worry. Kaya na namin ni Ona ito. I'll call you pagbabalik na ako. Don't worry, okay? I love you. Bye. You okay? Ay, okay lang po, sir. Okay lang. Ay, sige. Move, move, move. Ha? Huh? Kuna lang. Ay, hindi! Kaya ko naman. No. It's okay. Laos yan. Ay, hindi ko kayo yung laos. Yung sinasabi ko yung tornilyo dyan, oh. Ang hirap kasing tanggalin, eh. Masyadong pakipot yan. Ano ba yun? Kanina pa tayo nandito. How about we join forces? Paano? Apakan mo, iikutin ko. Okay? Ah, oh, ayan. Sige. Sige. Alright, game. Okay, game na kayo, yeah. Sir? Yeah. Okay. Tatapakan ko, ha? Hmm. Oh, hawakan nyo. Oh, 1, 2, 3. Ah, at least ayun, natanggal natin yung tornilyo, sir. Ayun, natanggal natin. Yung susunod, gusto nyo tanggalin na rin natin. Oh! 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 Ano ba kinain mo? Kamote. Ano ba yun? Kasi nagutom akong kanina, yun lang nakita kong pagkain dun eh. Nahihilo ako. Gusto niyo ako na lang dito sa baba para dito kayo sa taas? No. Sige, dyan po muna kayo. Ako na lang dito. No. Okay lang. Sige. Hanggang. Meron pa. Medyo mahalo po siya malakas. Diyan na lang ako kayo, sir. Ako. Okay na kayo, okay sir. Okay na. Uy. Wala na naman dito. Nandito na. Doña, Corazon, Rojas, Berengue. I haven't lost it. No, I was not. I'm not kidding, really. It's really. Hello. Yeah. Tita, napatawag ka. Eh, hindi ka pa natutulog? Na-inspire ako. Ganyan talaga ako kapag tinamaan ng inspirasyon. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko ginagawa ang dapat kong gawin. My adrenaline is up, at sayang naman kung itutulog ko lang ito. Inspiration. Inspired about what, tita? Oh, remember the business plan we talked about a while ago? Well, I already drafted the proposal. Padadalan ko sa'yo para mabasa mo at para maumpisa na natin ang negosyo natin. Ay... what's your email? May kaharap ka ba computer? Well, tita, andito kasi ako sa bar with my friends and I'm actually having fun right now. Negosyo's not in my mind at the moment and such matters should be discussed in a more formal way, I guess. Don't you think? Yes. Of course, I see. Padadalan ko na lang sa'yo yung proposal. Sa opisina mo, perhaps? Yeah, you can email it to me na lang. Well, tita, I'll speak to you soon, okay? Have a good night. Bye. That woman is a basket case. Kasalanan mo lahat ito, Tomas. Ni isang kusing wala ka man lang iniwan sa akin. Hello? Oo, okay lang ako. Nagkaroon lang ng konti aberya. Uy, bakla, bahala ka na kay Lolo. Sabihin mo, uuwi na rin ako. Huwag siya masyadong mag-alala sa akin, ha?
Oh, sige. Okay. Oh, bye-bye. Ay! Sir JB, ano, okay lang mo kayo dyan? Yeah, I'm just not very good with engines. Si Ellie ang magaling pagdating sa ganito. Look, Onay, I'm really sorry na you're so late na. Okay lang ho yun. May mga dahilan naman ho yung mga delay-delay na yan eh. Baka malay nyo, iniligtas lang tayo sa mas malaking sakuna. Look, well, don't worry. The towing service will be here in 20 minutes tops. Eh, Sir JB, di ba kausap niyo si Miss Celine kanina? Anong sabi niya? Kamusta ho siya doon? Kawawa naman siya, mag-isa lang siya doon. Okay naman daw siya. Mas worried nga siya sa'yo. Baka daw magalit na si Lolo Box. Naku. Ito talaga si Miss Celine? Lagi iniisip ka pa ka na ibang tao. Kakasuit. Well, that's because Celine is very fond of you. Eh, siya rin naman ho, sir eh. Napamahal na rin siya sa akin. Hindi na nga ho ibang tao sa akin si Miss Celine. Onay. This may have come with us somewhat belated. I just really want to apologize for all the times na naging masungit ako sa'yo. Hindi. No, ito naman si Sir JV. Wala ako yun. No. Really, it's not okay. I was too hard on you. Look, it has nothing to do with me not liking you as a person. It's just sobra lang talaga kung protective kay Celine. You know, I even worry about her when I'm asleep. I know this may sound kind of cheesy. She really means the world to me. Sir JV, talaga ako, fan na fan niyo ako niyan si Miss Celine. Oo, pag kayo nagkaroon ng fans club, ako ang presidente. Ano ba yung pangalan doon? JV, Celine forever, o solid JV and Celine? Ay, cute. Pero hindi, sir, baka iniisip niyo, ine-etching ko kayo, ah. Hindi, grabe kasi talaga love story niyo, tsaka pinagdaanan niyo, di ba? Ang tindi ng pagmamahalan niyo sa isa't isa. Parang ngayon lang uli ako nakakita ng ganun. Wait, ulit? You must mean the love story of your parents, right? Di, maaaring guni-guni ko na lang yun. O baka naman talagang walang ganun. Pero hindi! Kayo ni Miss Celine, grabe love story nyo! Naku, ito talaga, Sir JB, ha? Pag may sumubok na sirain kayo o sirain ang love story nyong dalawa, ako mismo makikipagbakbaka para sa inyong dalawa. Promise! Oo! Thank you. Thank you, Onay, talaga. It really means a lot to us. Oh. Huh? Oh, ano? Hindi, nagugutom na ako, Sir JB. Kanina pa tayo nandito. Kalan lang to.